Pamboy again. Ngayong araw na to, i-share ko po sa inyo kung ano pong klase na gilingan po yung aking nagamit para po sa paggawa ng aking mga feeds para sa aking mga alagang manok. Kung ano pong pakinabang o ano pong epekto nang simula na pong gumamit po ako ng pulverizer na ito. So bago po tayo dyan guys, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta ng aking channel. Sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe lang po ng aking channel. So, stay tuned. So, ito po yung ating ginagamit na pulverizer guys. Nabili po natin sa Buwa Agriculture Meats Technology. Doon po sa Davao City guys. So, ang pakinabang po ng pulverizer na ito guys ay para sa akin ay napakalaki po. Dahil po simula nang gumamit ako ng pulverizer na ito, nakakaroon ako ng ideya na gagawa ng aking sariling formula sa paggawa ng feeds kagaya ng mais. Dahil po nung una pag bibili po tayo ng nagiling na po na mais doon po sa mga feed supplier ay nasa 22 to 24 per kilogram po. Pero pag bibili po tayo dito sa mga local farmers ng buo pa po ay nasa 12 to 14 per kilo. Depende po yan sa panahon kung maraming supply ng mais, mura po. Pero pag matubal na po ang mais ay medyo mahal po. So, kagaya ng dati yung mga reject na saging dito ay mayroong bumibili na ginagawang banana meal para po sa baboy. Pero nang gumamit ako ng pulverizer na ito, nagkaroon ako ng ideya kung paano gawin itong banana meal na pwede rin palang ipapakain sa manok. At saka yung soybeans, meron tayong soybeans, ginigiling ko po dito. At saka yung copra, pwede rin gilingin dito. Pero huwag pong gigilingin natin yung mga basa. Kailangan dry po. Kagaya ng mga dried fish, yung mga reject na tuyo. Bumibili po ako ng fish meal, pero medyo mahal po. Pero ngayon, bumibili ako ng reject na tuyo, nasa 12 pesos per kilo. Ginigiling ko rin dito sa pulverizer. Kagaya nitong rice brand na nabili po natin sa rice mill. Nung nabili ko po ito sa rice mill ay nasa 6 pesos per kilo. Kasi po medyo magaspang, hindi po pantay yung kanyang pagkatino. Ang ginawa ko po ay ginigiling ko ulit dito sa aking pulverizer. At ngayon po ay napakapino po. So, ang kagandahan po nito guys no ay hindi po kailangan ng malaking espasyo dahil maliit lang po itong pulverizer na ito, pero gumigiling po ito ng 300 kilos per hour. At saka madali lang po i-operate dahil electric motors po ito. Yan. Ito po yung kanyang makina. Madali lang pong i-operate ang kagaya nito na pulverizer. Marami po silang mga design doon. Meron silang mga pang-crack corn. Pero ito po yung napili natin kasi multi-purpose po. Dahil meron po itong gauge na nakadepende sa butas kung anong laki o anong pino. Kagaya nito. Yan. Kung gusto nyo yung pinaka-pino, itong gagamitin nyo. Yung medyo malaki-laki naman. At ito yung sa loob ng makina, dito sa loob ng gilingan ay ito po yung kanyang resulta. So kung ako sa inyo guys no, hindi ko naman niganyo kayo na bumili nito, pero po napakalaking tulong po ng kung meron tayong gilingan. Saka mag-explore po kayo kung anong mas maganda na commercial ba o kayo na mismo yung gagawa ng inyong sariling feeds mixing.
So marami po tayong mapagkukunan kung paano po gagawin itong feed mixing, dahil po napakamahal po ng mga commercial feeds ngayon. So I hope na magugustuhan niyo itong aking i-share na video sa inyo. Guys, no, I hope na magugustuhan niyo po itong ginawa kong video sa inyo. So sa hindi pa po naka-subscribe, paki-subscribe lang po na aking channel Totoo Pamboy, dahil marami pa po akong i-upload na mga video about sa mga farming techniques tungkol sa pagmamanukan, paano makakatipid, paano makakamura, at paano po magiging healthy po yung ating mga alagang manok. So maraming salamat po once again. This is your Totoo Farm Boy again. Don't forget to subscribe. God bless us all. Happy farming po.